Hello guys, welcome back to my vlog. For today's video, pag-uusapan lang naman natin yung journey ko nung ako ay nagka-breast cancer. Yun. Kasagsagan ng COVID way back 2020 January, I was diagnosed breast cancer stage 1. Alam mo naman, hindi ganun kadali yun. So marami akong test na nagawa, which is isa dun is yung unang test sa akin is yung ultrasound, and then tapos sabi ng doktor na suspicious siya, so inulit na naman nila yung test nila sa akin. So nag ultrasound na naman ulit ako, nag mammogram, nag CT scan, nag biopsy, lahat-lahat. Ano naman yun, November 2019 nag-start yun, and then from November 2019 hanggang December, and then yun, after nung long procedure, naghintay ako ng 2 months, ayun, na-diagnose ako ng breast cancer stage 1. Hindi siya ganun kadali. Kasi, di ko alam nung kung anong gagawin ko, alam mo yun. Yung, kumbaga, parang ikaw yung breadwinner, ganun. Tsaka alam mo naman, may family tayo na sa Pilipinas, may nanay, tatay, ganun. So, January 26, tinawagan ako ng doktor. Yun, nakuha ko lahat ng result ko. And then, sinabi niya nga na may breast cancer ako. Alam mo yun, yung kasagsagan ng pandemic, tas at the same time, lumalaban din ako ng breast cancer. And then, in-explain nila sa akin kung ano yung mga dapat gawin. So, ang ginawa sa akin is, nauna sa akin ang 8 session na chemo, which is nag-start ako ng January. Natapos ako ng July. February 4 ako nag-start. Natapos ako ng July 9. So, yun naman, sa awa naman ng Diyos, nakayanan. Pero yun, hindi siya ganun kadali talaga, na yung typical na nagsusuka ka, nalagas yung hair mo. First chemo pa lang ha, nung first session pa lang ng chemotherapy ko, talagang naglalagas na yung buhok ko. Ang haba niya, hanggang pinaikli ko siya, pinaunti-unti ko siya, hanggang sinave ko na talaga siya, kasi kada matutulog ka, naglalagas siya. Nakikita mo sa bed mo yung hair. So, ang ginawa ko, pinashave ko na siya. So, totally zero. So, ayun, nung naka-apat ako ng session, ang side effect naman sa akin is pagsusuka. Tsaka hindi ako nakakakain. Ang parang pinaka pagkain ko lang noon is yung tubig, Gatorade. Kung kakain ka man, isusuka mo siya. Alam mo yun. And then, after nung naka-4 session ako, tinest naman yung sa underarm ko, kasi kasali yun. Ngayon, nag-negative naman siya. So, it means merong tawag nito, effective yung gamot sa akin. So afternoon, another 4 session na naman ng ng chemotherapy. So, hanggang nakatapos ako ng until 8 session. And then,
after nun, another additional ng 8 session, yung unang session hindi ako masyado nakakakain. Yung pangalawang session naman medyo nakakakain ka. And then, after nun, so natapos ako ng July 9, ni-schedule ako ng operation. Hindi naman tinanggal lahat sa akin. Kumbaga kung saan yung part lang na tumubo yung cancer. Kasi medyo malaki yung sa akin eh. So kaya inuna muna yung chemo and then operation and then radiation. So after ko ng chemotherapy ng July 9, in-schedule ako ng operation ng August 13. So yun na nga, operation. And then after nun, radiation ang ginawa ko. Nagpunta ako ng Albahia. Actually, na dito sa Abu Dhabi ako na nagamot, which is thankful ako na nandito ako kasi may work ako, may insurance, cover naman lahat, which is I'm still blessed. Kahit na alam mo yun na dumating sa akin ang pagsubok na to. Alam ko naman na yung ibibigay ni God to na hindi ko kaya. So, after ng operation, nag-radiation ako. 25 session yun. Kasi kailangan sunugin yung part ng yung sa underarm, sa part ng kung saan inoperahan. Para maging clear lahat. Para maging clear lahat yung kung ano mang kung may natira man or something. Ayun. So, natapos ko yung 25 session. After nun, yung tinanggal sa akin, kasi dalawa yun eh. Isa dito sa my side dito. Tsaka sa baba. Oo. Yung sa baba, medyo maliit lang. Pero tinanggal na siya kasi para to be safe na hindi na siya tanggalin after. So, after nun, tinest na naman yun. Finally, negative na. Negative siya. So, it means cancer survivor na ako. Simula ngayon, like, 2 years na. Magto 2 years na. Kasi September ko nakuha yung, September ko nakuha yung cancer survivor na ako, as in talagang negative na. So ngayon, sinishare ko lang sa inyo to guys, kasi especially sa mga young generation, like sa atin, or sa mga lahat ng mga kababaihan, na maging aware kayo kung ano yung mga nararamdaman ninyo sa sarili ninyo. Kasi ako, may mga symptoms ako, isishare ko din sa inyo yung mga symptoms ko. Kasi ako, lagi silang masakit. As in talagang kala mo, lagi kang mag-mens. At saka laging sumasakit ang likod ko. So, ang advice ko lang, guys, is magpamamogram kayo or magpa-ultrasound kayo once a year. Like, para maging aware kayo, maagapan. Alam mo naman, prevention is better than cure. Kasi yung journey ko as a cancer survivor, hindi talaga siya ganung kadali. Especially yung nung nagkikimo ako. Yung operation, radiation, kaya ang sakit. Okay lang eh, pero yun lang talaga yung part na yun. Pero thankful naman ako kasi nakaya ko siya. Nakaya ko siya na hanggang ngayon, eto, siguro may ano pa, may mission pa tayo sa mundo. Binigyan pa ako ng second chance ni God. So, ayun, tawag nito. Makatulong sa inyo ito, like maging aware kayo. At saka lagi kayong mag-check sa sarili nyo, kasi ako nung time na yun, chinek ko siya, kinapa ko siya, lalo na nung shower, kapain mo magkabilang dulo. Tsaka pag may nakita kayo at may naramdaman, direct na kayo sa ospital.
magpatingin na kayo kaagad. Wag nyo na siyang ipaw walang bahala. Kasi lalo na sa panahon ngayon, andali natin magkasakit, guys. Like, ewan ko ba, lalo na sa mga new generation ngayon, alam mo yun, andaming, like, ewan ko na sa breast cancer, medyo marami. So, sana nakatulong sa inyo ito. Maging aware kayo. Ingatan nyo yung sarili ninyo. And yun na nga. Ngayon, meron pa naman akong maintenance. Like, yung maintenance ko for ano, na iniinom is hanggang 5 years pa siya. So, I think naka 2 years na ako. So, kailangan ko pa ng 3 years. And then, also, may ano din ako, may mga follow-up check-up. May yearly check-up ako. Like, yung yearly check-up ko, yung general yun. Yung iti-check nila lahat sa'yo. Kahit na sabihin na nating naka-survive ka, kailangan mo pa rin bumalik sa doktor. Like, ako, may portakat pa ako. Yung portakat na yun, dun pinapasok yung chemotherapy. So, pinapa-flush ko pa yun. Tapos, may ano pa ako, may injection pa ako. Siguro, every 3 months, bumabalik ako. And then, once a year, yung general check-up, i-check nila lahat sa'yo. Para, at least, mas safe na alam mo yun, yung safe pa rin ako, what I mean, yung nababantayan ko pa siya, kasi madideclare ka lang na cancer free, if I'm not mistaken po, is 5 to 6 years, ayun, madideclare ka ng cancer free, pero as long na nasa stage ka pa ng 1 year, 2 years, hanggang fourth ganun, kailangan pa rin, although kahit na cancer free ka na, kailangan mo pa rin yung mag-follow up check-up para ma-sure na, kasi hindi mo naman kasi alam na kung kailan siya babalik or whatever. Hindi ko naman sinasabi na babalik siya, at least maging aware na tayo or maging aware ako, ganun. Ayun, guys, ipapakita ko sa inyo yung mga picture nung nag-start ako, habang buhok mo lumiit siya, hanggang nakalubo ka, nag-start ako ng first session hanggang ganito ng operation. Ipapakita ko yung mga picture dyan. Sana maging aware tayong lahat at ingatan natin ang sarili, and sa lahat ng may mga breast cancer, kaya nyo yan. Basta pray lang kayo lagi. Kaya nyo yan, malalampasan nyo yan. Kasi ako, nalampasan ko siya. At eto ako ngayon, lumalaban pa rin. Thank you for watching. Sana nakapulot sa inyo ito, guys. And don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more upcoming video. If in case, guys, meron kayong mga tanong regarding sa video na to, message na lang ako. Magtanong kayo, walang problema. Thank you so much. Thank you for watching.